May treadmill kami dito, matagal nang di nagagamit, na-stuck na siya. Siguro may higit isang taon, hindi yun nagamit. Kaya grabe na yung dumi din dito. Oh. Ngayon, na-misplace na yung susi. Yung safety key niya dito. Kasi kung wala yun, hindi gagana yung treadmill. Yun din yung ginagamit. Halimbawa, matanda ka. Yung lock na yun, may belt siya. Isusuotin mo siya. So pag na-disgrace siya, halimbawa, lumagpas ka dito, mauhugot siya kasi sasama siya sa iyo, no? Kasi nakatali sa katawan mo. So pag mabilis masyado, tapos nahulog ka o naiwanan ka, lalo yung matatanda, mauhugot siya. So titigil siya automatic. Ngayon kung wala yun, di siya talaga mapapaandar, no? Eh kaso, di na namin makita paano namin to gagamitin. Ngayon may life hack akong ituturo sa inyo kung may ganito kayong treadmill na nawala din yung susi. So gamit lamang yung maliit na electric wire. Ganyan. Mas maganda kung solid yung wire, no? Ibig sabihin yung isa lang yung thread. Ito kasi marami. Pagsasama-samahin na lang natin. Ito yung gagamitin natin para maging susi ng ating treadmill. Isushoot lang natin doon sa kanyang susian. Ipa-plugin ko muna yung treadmill. So ayan guys, naka-error siya. Isushoot natin yung wire dito sa butas. Ayan o. Nag-okay na siya. So mapapa-under na natin siya, no? Ayan. Ang problema, madumi pa kasi. Ayan o, ma-under na siya o. Kaso kung maririnig nyo, maingay. Kasi madumi yan. Lalagyan natin ng oil yan. Lilinisin muna natin yung ilalim. Kasi matagal yan na-stuck. Tingnan nyo. Nakalmot na ng mga pusa. So yun lang yung life hack. Halimbawa bubunutin natin. Tingnan nyo. Makamatay siya. Oh, di ba? Mag-error na siya. So ganito lang guys. Wire lang. Mapapaandar nyo na yung treadmill nyo kahit na wala yung susi. Yan. Okay na, di ba? Yan o. Pwede na ulit mag-exercise. So, ganun lang guys.